Sa Indonesia, isang lalaki at babae ang nagkasundo na magpakasal at sumumpa na tanging kamatayan lamang ang makapagpapahiwalay sa kanila. Well, typical naman ito sa dalawang nilalang na talagang nagmamahalan. Hanggang sa malalaman mo na lang na 55 taon ang agwat nila sa isa't isa. Kumbaga maituturing na ng babae ang kanyang asawang lalaki na apo sa layo ng agwat ng kanilang edad. Kaya naman marami ang tumututol sa kanilang relasyon na ito, lalo na ang kanilang mga kamag-anak. Gayunpaman, seryoso ang magkasintahan sa kanilang pangako na tanging kamatayan lamang ang makapagpapahiwalay sa kanila. Sa bidyong ito, malalaman natin kung talagang magkakatuluyan sila. Bakit si Lola ang pinatos ng lalaki na ito? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamatay Story, kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Ang pagmamahal ay tunay nga namang walang pinipiling lugar, edad o estado ng buhay. Pero sa pagkakataon na ito ay talagang kuta na. Sa layo ng agwat sa edad ang magkasintahan na nagangalang si Lamet Riyadi. 18 taong gulang at Nanay Ruhaya, 73 taong gulang na. Kung susumahin ay talagang 55 taon ang agwat ng kanilang edad. Siguro ang ilan sa atin ay iisipin agad na pera-pera lang yan. Well, may mga ganyan din naman na nangyayari sa totoong buhay. Pero hindi sa kaso nina si Lamet at Nanay Ruhaya. Dahil sa katunayan, ang dalawa ay parehong may disadvantage sa usaping ekonomikal. Ibig sabihin, pareho lang naman ang estado nila sa buhay. Sakto lang yung nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ulila na sa ama si Lamet habang pinapabayaan naman siya ng kanyang sariling ina na nag-asawa ng ibang lalaki. Hindi nakaranas si Lamet ng magkaroon ng relasyon. Ibig sabihin, wala pa itong kahit kunting karanasan sa ganitong mga bagay. Habang si Nanay Ruhaya ay nakapag-asawa na ng 2 beses. Kaya lamang natapos sa diborsyo ang relasyon niya sa 2 nakaraang lalaki sa kanyang buhay. Iba rin pala talaga itong si Nanay. Nagsimula ang lahat ng si Lamet ay nagkaroon ng sakit ng malaria dahil walang nag-aalaga sa lalaki. Ang kapitbahay na lang nito na si Nanay Ruhaya ang tumingin sa kanya at nag-aalaga. Dinadalhan lagi ni Nanay ng pagkain at gamot si Lamet araw-araw. Habang ginagawa ito ni Nanay ay lagi rin silang nag-uusap na 2 tungkol sa maraming mga bagay. Tingin ni Lamet kay Nanay Ruhaya sa mga panahon na iyon ay isang anghel na pinadala upang iligtas siya sa kapahamakan. Hanggang sa bumalik na ulit ang dating lakas ni si Lamet at ligtas na ito mula sa sakit. Wala siyang ibang pinapasalamatan kundi si Nanay Ruhaya na walang pagod na nag-aruga sa kanya. Pakiramdam ng lalaki ay ayaw na niyang malayo pa si Nanay Ruhaya sa kanyang buhay. Nang malaman naman ito ng lula ay agad niyang pinagsabihan si Lamet na hindi tama ang kanyang nararamdaman. Dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad ay maituturing na siyang apo sa tuhod nito. Pero ayaw makinig ni si Lamet. Gusto talaga niya ang asim ni Nanay Ruhaya. Diyos ko, maghunos-lilika naman si Lamet. Kaya nang maglaon ay napasagot na rin ng oo ang lola. Tiwala lang sa pamahid na herbal si Nanay kahit nagminupos na ito. Lumalim nga ang relasyon ng 2. Ang dating parang apo at lola lang na relasyon ay napunta sa pagpapakasal. Siyempre, nang malaman ito ng kanilang mga kamag-anak ay hindi makapaniwala ang mga ito sa pinasok ng 2. Tutol ang mga ito siyempre sa planong pagpapakasal ni si Lamet at Nanay Ruhaya. Baka maging pagmulan lang sila ng katatawanan sa lugar. Pilit man na pinaghihiwalay ang mag-lover ay hindi sila nagpatinag dahil sa sobrang in love ng 2 sa isa't isa. Ay nagbanta pa ang mga ito na tatapusin ang kanilang mga sariling buhay kapag pilit silang pinaghihiwalay ng kanilang mga kamag-anak. Kalaunan ay wala ring nagawa ang kapatid ni Ruhaya na lalaki at kamag-anak ni si Lamet kundi bigyan na lamang ng permiso na magsama na ang 2. Total, nasa saktong edad naman si Nanay Ruhaya habang si Lamet ay hindi na rin isang minor de edad. Kaya lamang may isa na namang problema. Sa batas ng Indonesia kasi, ang minimum na edad ng babae na pwedeng ikasal ay 16 na taong gulang at 19 na taong gulang naman sa lalaki. Ibig sabihin lang noon, ang 2 ay hindi na maaring makasal. Kumbaga si Ruhaya
ay overqualified na habang si Silamit ay underqualified pa lang. Gayunpaman, may tinatawag ang mga Indo na Nika Siri, isang uri ng kasal na sumusunod sa pamantayan ng relihiyon. Dahil nga protektado ito ng paniniwala at batas ng relihiyon, ay pwede nang magpakasal si Silamit at Nanay Ruhaya. Sa Islam ay wala namang nakaset na minimum na edad para sa mga magpapakasal. Laking tuwa ng dalawa, sa wakas ay matutupad na rin ang kanilang mga ninanais. Hindi man lang kinabahan si Nanay kung kakayanin pa ba ng kanyang mga buto-buto ang gagawin sa kanya ng isang lalaki na sinlakas pa ng turo ang mga tuhod. Good luck, Nay! Pagkatapos makapagbigay ng dowry ng lalaki na nagkakahalaga ng $16 lamang, ay ikinasal na ang magkasintahan sa Karangenda Village ng South Sumatra. Binidyo ang kasal na ito ng ilang kamag-anak sa utos na rin ng magkasintahan. Dahil wala naman silang balak na isikreto ang kasalang ito sa madla, kaya nang in-upload ang video sa social media, ay agad naman itong nag-viral. Maraming netizens ang nag-react at nagkomento sa kasalang ito. Bukod pa roon, maging ang mga lokal na reporter ay nainganyo na makapanayam ng personal si Nanay Ruhaya at Silamit. Akalain yung binabalak pa sa ngayon ng dalawa na magkaanak sa kabila ng realidad na nasa menopausal stage na si Lula. Ayon sa interview sa kanila, naniniwala pa rin ang mga ito sa himala. Talaga, Nay. Ang lalaki na talagang sobrang in love kay Nanay Ruhaya ay pinagbabawalan pa kuno ang Lula na maglabas-labas ng bahay dahil sa selos. Oh my God! Ayaw nitong may ibang kinakausap na lalaki si Ruhaya. Silamit, okay ka lang? Wow! Sa katunayan, pinapayuhan si Silamit ng kanyang mga kamag-anak tungkol sa bagay na ito dahil parang kinukulong na nito si Nanay Ruhaya sa loob ng bahay. Panglibil na talaga itong love story nila, parang may halong horror. Sa ngayon ay parang naging celebrity patuloy ang dalawa sa kanilang lugar. Sa dami ng mga nagka-interes sa kanilang kwento. Daig pa ng magkasintahan si Romeo at Juliet. At saan magpunta si Nanay at Silamit ay panay pa-picture ang mga tao sa kanila. Hindi pa rin naman maiiwasan na may mga taong pinagtatawanan ang kanilang pagsasama. Kahit ganun ay matibay ang paniniwala ng dalawa na para talaga sila sa isa't isa. Well, para naman sa akin ay walang problema iyon as long as nagkakasundo ang dalawang nila lang. Hindi naman siguro ginayuma si Boy dito dahil base sa kwento ay parang na-develop ito kay Ruhaya dahil sa pag-aalaga sa kanya na hindi niya nararamdaman sa kanyang sariling pamilya. Sa huli, hindi man pangkaraniwan ang kanilang pagsasama ay wala pa rin tayong karapatan na husgahan sila syempre. Basta ang akin lang ay kunting ayuda lamang sa mga buto ni Nanay dahil medyo may kahinaan na ito. Mga kamata, ano ang masasabi mo sa kasalang Nanay Ruhaya at Silamit? Ito ba ay true love o sadyang uhaw lamang sa pag-aaruga si Silamit? Ipaalam ang iyong ideya sa usapin na ito sa ating comment section at nakahanda akong bigyan ito ng pansin. Dito na matatapos ang isa na namang kamata story natin at syempre, mag-iwan naman kayo ng like kung nagustuhan nyo ang video bilang suporta na rin sa aking channel. This is Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat ta!